kakain tayo guys. Ano to? Hijads. Kabsa na manok. Chicken kabsa. Ayan. Dahil tinatamad kami. Tinatamad magluto ang mga ano dito. Ayan. Dito yung chicken na para sa atin. Party ng mga OFW na kagaya ko, siguro ang pinakamasakit sa lahat ay yung tuwing kainan na. Kasi naiisip mo talaga yung mga anak mo na naiwan sa ibang sa Pilipinas na kumakain na kaya yung mga anak ko, yung mga ganong senaryo, yun talaga yung pinakamasakit para sa amin bilang isang OFW na malayo sa mga anak. Yung mga ganon na ano na, okay lang ba, kumakain na ba yung mga anak ko doon? Sana nakakain din. Kasi sa bawat minuto namin, minuto, segundo, sila talaga yung laging party ng ano namin, party sa oras namin, yung mga anak namin. Kaya sa tuwing kainan, doon namin maalala lahat. At yun na, kakain ka ng bigla na lang tutulo yung luha mo. Kahit gaano mang katagal ka dito sa ibang bansa, mararanasan at mararanasan mo talaga ito kada araw sa buhay mo. Yung kakain, natutulo na lang yung luha mo. Diba? Ganun kadrama ang buhay ng isang inang OFW. Ano natin? Yes, 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 yes. Kalihin na kalikali. Pote, thank you. Ayan yung ano natin ngayon pagkain. Mukbang to, pero hindi ako makapag... Gusto ko magmukbang, kaso lang. Nandito katabi ko yung alaga ko, kaya pakita ko na lang sa inyo to. Bigay ng bata kanina, ano to eh? Yung tomato, kamatis with chili, parang dinikdik to eh na style. At saka ito yung pambato nila. Tawag ito is Georgia, and then meron itong sibuyas. Yan, basal sa kanila. Ganito yung setup nila dito. Pag may kabsa, may ganito. Yan sila guys. Dahil mahilig tayo sa ano, sa maanghang, yun, binibigay nila nila yung ganito sa akin. Itong ano, tawag dito. Ito ba? Yung ito, Georgia na to. Tinatanong nila kung meron ba daw sa Pilipinas. Eh, ang alam ko lang kasi na ano, mga ano doon sa Pinas is kangkong lang at saka malunggay. Saka yung dahon ng kamote. Yun lang alam ko, kaya sabi ko di ko po alam kung meron ito doon. Pero sabi naman nung yung kasama nating Pinay na mga yaya ng ano, mga bata sa isa sa mga apo ni Jada, sabi na meron daw. Kaso lang wala talaga akong idea kung meron to sa Pinas. Ang sabi, meron daw. Kasi wala. Kangkong lang yung alam ko. Tingnan nyo guys yung ginawa ko. Una talagang manok, pag sa manok, yung balat ng manok, yung hilig ko. Yan. Eh, sa kanila dito, tinatapon nila yung balat. Sa akin naman, yun ang paborito ko. Kahit malakas sa kolesterol, basta gusto ko yung balat. Yan, yung mangyari pag manok, balat yung ano, at saka yung wings. Nung una ko talagang pinapapak ng ganito. Kung anuhan nyo, dalawa yung kutsara. This is kutsara para kay Jada at saka para sa akin. Dalawa kami kumakain. Meron naman siyang shorba. Kaso mas inanhan ko siya, haluan ng kanin para at least may matigas-tigas na pumapasok sa ano niya, sa tiyan niya.